Good news po sa mga nangungupahan ng bahay, pinalawig ng Housing and Urban Development Coordinating Council ang paglilimita sa pagtataas ng renta sa bahay. Tatagal po yan hanggang 2015. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Mula sa 750 pesos noong 1995, ngayon 2,200 pesos na ang buwan ng upa ni Aileen Castañeda sa maliit na apartment na ito sa Quezon City. Mababa man kumpara sa ibang apartment kapag idinagdag pa ang gastusin sa pagkain, pamasahe, tubig at kuryente, hirap na silang pagkasyahin ng 10,000 pisong sahod ng asawang family driver. Minsan po kasi nag-i-extra-extra rin po ako para makabayad kami ng tubig, bayan lang. Minsan yung Mr. Kong nag-i-extra din sa sideline. Naiintindihan naman daw ito ng kanyang landlady. Kuminsan hindi pa nga sila nakakabayad sa akin. Okay lang kasi yung pinapadeding bata. Nauunawaan ko rin naman sila. Swerte pa kung tutuusin sina Aileen dahil nakakaupo pa sila. Sina Frank at Virginia Creer, dating nangungupahan pero ngayon nakatira sa kalsada. Sa pagtanda kasi ni Frank, hindi na raw niya kayang dating trabaho sa construction, gayon din ang 1,500 na dating buwan ng upa. Ilaw, meron ng kamilya, no? Ayan, no? Poste? Oo. Ito, na muna, punta rito yung ilaw. Ay, yung electric pa namin, may dumadaan ng mga sasakyan. Malakas ang hangin yan. Marami ng hirap kahit limitado sa hanggang 7% lang ang pwedeng itaas kada taon ang buwan ng renta sa mga residential unit, alinsunod sa Rent Control Act of 2009. Paano pa kaya kung maalis ang limitasyong yan ngayong December 31 gaya ng itinatakda ng batas? Kaya naman naglabas ng resolusyon ng Housing and Urban Development Coordinating Council para palawigin ang limitasyong yan na alinsunod daw sa isang probisyon ng Rent Control Act. Pero para makasiguro may panukala na rin sa Senado na palawigin ang Rent Control Act, kaya ang mga may 10,000 pesos sa buwan ng renta hindi pwedeng lumampas sa 700 pesos ang dagdag singil sa susunod na taon. Mahalaga yan lalo't umabot na sa halos 2,500,000 ang pamilyang nangungupahan sa Pilipinas noon pang 2010. Batay rin sa survey ng NSO, pangalawang pinakamalaking gastusin ng pamilya ang bayad sa upa. E ano kaya masasabi sa panukala ng mga nakilala kong umuupa at nagpapaupa? Nangayon po ba kayo na hindi dapat yung renta kontrolin? Oo, mahirap po talaga. Minsan hindi sila pumapasok, walang baon. Pero kahit naman ipatupad naman yung batas na yan eh, nasa sayo rin yun kung mauunawa mo yung tenant. Ivan Mayrina, GMA News.